Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Modus sa isang kawatang, target biktimahin ang sariling kaibigan. Ang kanyang bentahe, brand new cellphone na swak sa budget. Pero matapos may bigay ang pera, ang drobo biglang nawala. Eto Lex, bagong taon na. Kaya lang, etong modus na to, walang paso. Hindi ho to nag-e-expire. Patuloy ho to, mananatili ang modus na to hanggat may naloloko at may nadedenggo. Hanggat may nabibiktima, patuloy ho ang pananamantala ho ng mga dorobo. Eto hong modus ng kawatan, eto'y mga bentahan na mga brand new cellphone. Eh, nakaw ng mga cellphone to, base doon sa mga kawatan. Ang target nila mga biktima, mismong mga kaibigan at kilala nila. Etong estilo, panoorin. Na. Pero marami pa rin mga kawatan ang hindi nagbabago at patuloy pa rin sa panggugoyo. Tulad na nangyari kay JM, 23 anyos, hindi niya tunay na pangalan. Isang mensahe ang kanyang natanggap sa social media mula sa kaibigan niyang si Wilson Herrera. Inaalok daw siyang bumili ng brand new cellphone. Ang halaga, 7,000 piso! Inalokan niya po ako ng kung gusto ko raw po ng kumuha ng cellphone sa kanya. Ang presyo daw po is 8,000, gagawin na lang daw po niyang 7,500. Dahil sa mababang presyo, mabilis kinagat ni JM ang alok ni Wilson. Ang pera, pinadala niya sa pamamagitan ng Money Remittance Center. May babayaran daw pong 3,000 for reservation. Bale, nakapaghulog po ako sa kanya ng 4,000. Sabi niya po, binayaran na muna daw po niya yung for reservation. Yun po yung sabi niya. De, ang nangyari po, hinuhulog-hulogan ko na po dahil yun nga po, akala ko po may utang ako sa kanya dahil nung po sa may reservation po ng cellphone. Ano lang naman po, nung una po kasi talaga, ang habol ko lang po talaga, maibalik po kasi yung pera ko kasi halata naman po, ilang beses na po niya kaming niloko eh. Dumating pa sa punto, sabi niya po, ibabalik na po niya yung pera kasi pinablatter po niya kami, pinablatter namin po siya sa arayat. Pero matapos may padala ang perang nagkakalaga ng 3,500 piso, si Wilson biglang naglaho. Sa Facebook, pinlock na rin siya ni Wilson. Maging ang kanya mga tawag at text, hindi na rin daw sinasagot. Ano, yung cellphone darating is November 18. Pero before the day po na usapan, doon na po yung araw na bigla po siyang nawala. Tapos ilang araw po siyang walang paramdam, wala pong text, tapos nakapatay po yung cellphone niya. Tapos binlock po niya kami sa Facebook. Sinabi nga po mismo ng kamag-anak niya na di na nga raw po umuwi si Wilson na marami na nga pong umahunting sa kanya dahil nga po sa ginagawa niya. Pero si JM hindi pala nag-iisa. Si Jomel, 22 anyos, isang waiter, na biktima rin daw ng kaibigan niyang si Wilson. Kwento ni Jomel, sa Facebook din siya inalok ng kaibigan para bumili ng cellphone. Yun nga po, iPhone 5C daw po yun. Sabi ko nga, okay baka ako yun? Sabi kong ganun. Tapos may item ka baka ako? Pwede ba ako makita? Yun nga po, sinendan niya po ako ng item. Sabi ko, okay ka ako, want ko pa ako. Kaso ka ako, hindi ko ka ako kayang bayaran buo. Inalok niya sa akin, for 7,000 daw po yun. Dahil mura, agad kinagat ni Jomel ang alok. Nagbigay siya ng 4,000 piso bilang paunang bayad. Katulad na nangyari kay JM, pinadala rin niya sa isang money remittance ang kanyang bayad. Kulit ng kulit siya sa akin. Okay. Asahan ko ay kaya yung September 30 ay kanya ganun. Sabi ko, okay ka ako, sige. Kalahati muna ka ako, ibibigay ko kay kakong ganun. Then nga po, sinabi niya sa akin na pwede daw po bang gawin ko daw 4,000.
okay ka ako, ibigay ko ako yun. Di, saan ko ako ipapadala? Sabi nga po niya sa akin, anong smart padala na lang, Eka, ibigay ko na lang sa'yo yung ano, yung control number. The time naman po nun, na-hospital naman po yung nanay ko nun. Di, kinulit-kulit ko nga po siya nun. Sabi niya, sige Eka, ipapadala ko Eka yan. Sabi niya ganun. Hanggang ngayon, wala pa rin siyang pinapadala sa akin. Gusto ko lang naman, ano, magtinuho siya, tapos tigil na niya yung ginagawa niya. Kasi, yung pinaghirapan ng ibang tao, siya yung nakikinabang. Tapos, yung masama pa ron, pinapakain sa mga magulang niya, nakaw, hindi niya pinaghirapan. Siguro marami pa rin, marami din siguro. Kasi, dahil rin po nag-aabot sa kanya, tinanong ko naman po yung pinsan niya. Sabi niya, talagang gawain niya daw po doon ni Wilson yun. Pero gaya ng inaasahan, matapos makapagbayad, hindi na niya mahagilap si Wilson. Wala po siyang binigay. Ang sabi daw po, wala pa raw po yung item. Sabi ko, anong ako yan? Niloloko mo na lang yata ako. Sabi kong ganun. Kung wala ako ibibigay na item, balik mo na lang ako yung pera ko. Sa pag-imbisiga ng Kilos Pronto, marami pang biktima si Wilson na naglabasan sa social media para magreklamo. Kasulukuyang pagala-gala at aktibo pa rin sa social networking site itong si Wilson Herrera. Sakaling makatanggap ng mensahe mula sa kanya, huwag maniwala para hindi mabiktima. Ikaw Lex, ang tingin mo? Kapag online talaga ho, wala ho tayong habulo dito. Pero kung kilala ho ninyo, dahil sabi, kaibigan ho nila, siguro ho, pwede ho ninyong pailan kagad to ng kaso. Yes. Mm. Pwedeng estapa ho yan. Dahil mukhang kinuha ho nila yung pera ninyo. At may ano pa to, lakas loob pang binlock yung mga, ano, no? Mga kaibigan niya. Okay. Talaga naman, pag online talaga. Kaya ako naman Lex, maganda sabihin na ho natin sa inyo. Ano? Mag-iingat ho kayo sa mga transaksyon ninyo. Maari ito ay simple, sasabihin nyo online, magkakaibigan. No. Kaya lang kung minsan nahahaluan ho nila yung modus. Namomodify nila ang modus. May kumbaga inters, parang ini-inject nila ng panibagong modus. Kaya hindi mo na sila kung minsan makilala. Akala mo simpleng modus pero may pagkakomplikado ng konti. Halimbawa, ginamit mong social media, may mga kaibigan ka, pagkatapos yes. Mayan, naging kaibigan mo na. Mm. Bandang huli, pag hinahabol mo sila, black na. Siguro, tama ka dyan, Ben, pero mas maigi siguro kung gusto ninyong bumili sa isa pong online shopping, yung sigurong kilala. Marami naman po tayong kilala. Huwag na po tayong magbanggit kung ano po yung mga online shopping po dyan. Meron po mga legit na mga online shopping. Pero dito, sa mga ganito, sa Facebook ko ninyo nakilala, abay, ingat na lang po tayo dahil wala po tayong laban po dyan.